Hi guys, Q here. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano anong risk assessment na gagawin bago pumasok sa void space. Kaya, manood kayo at umpisan na natin. Okay guys, una natin gawin ay i-ventilate ang void space or enclosed space na ating papasukin para magkaroon ng sapat na hangin o oxygen sa loob ng tangke. Pagkatapos, ihanda natin itong oxygen analyzer para pagkatapos ng mablower ay ating susukatin. Ngayon, ipasok natin sa loob ng tangke hanggang sa kaila-ilaliman at tignan natin yung percentage ng oxygen kung pwede na o sapat na. Ito ang kanya ang lumabas, 20.8%, which is sapat na. Pwede na natin pasukin. Pagkatapos, pipirma tayo ng enclosed space entry permit. Tayong papasok ang pipirma. Yan. Pagkatapos niyan ay handa yung compressed breathing apparatus para in case of emergency, meron tayong magamit. Sinusukat at tinetesting. Dadalhin pa rin namin itong portable oxygen analyzer sa loob ng tangke para mamonitor pa rin namin yung content ng oxygen sa loob na siya ang unang papasok sa loob ng tangke, ang aming chief mate. Kasama rin namin ang aming kapitan sa loob ng tangke para personal na i-assess niya kung gaano kalaki yung pinsala dulot ng pagkabangga ng tugboat sa tagiliran ng aming barko. At ako na ang huling papasok. Alright guys, nandito na kami sa loob ng WBT number 5 at ito nga, nakita na namin yung yupi. At handa na yung sukat at mga pangmarka. Okay guys, kailangan namin sapatin yung lalim ng yupi o bangga ng tugboat para may resort namin sa aming kumpanya. Para sa ganun, walang problema pagdating dun si Japan. Alright guys, tinitignan namin lahat ng angulo. Kailangan masukat ang lalim, lapad, haba para sa ganun maganda yung reporting at accurate. Kaya tignan natin lahat. Guys, kailangan din namin picturean. Kaya pinukuha na namin ang picture para sa ganun maipadala sa aming kumpanya. Nang sa ganun makita nila kung gaano kalalim. Kaya lahat ay pinubusisi namin. Baka meron pang iba dito na hindi namin napansin. Kaya kailangan makita lahat. At kasama ko dito si kapitan at ang aming hepe. Kaya yan ang ano, yan ang specified na mga lugar kung saan yung bangga. Guys, mula dito hanggang doon ang bangga na ang may tama. Siguro more or less kanto 3 meters. Kaya kinukuha lahat ni kapitan ang detalye para may paliwanag niya sa aming kumpanya. At lahat pati sa likod kailangan namin picturean, kunin ng sukat para detalyado lahat ang pagre-report. Manood lang kayo para makita natin lahat ng nangyari dito sa loob ng WBT number 5.
guys, kaming apat na magkakasama dito sa loob ng water ballast tank number 5. Si chief mate, kapitan, si aking sailor at ako. Kaya sinusukatan namin lahat ng lalim, ng haba, at yung lapad. At kailangan mamarkahan para pag napicturan, malinaw ang actual kung saan banda yung nayupi at kung anong lalim. Kaya ganyan ka-detalye. Para sa ganun eh, wala na silang itanong-tanong pa. Makikita na lang nila sa picture at saka mga sukat at saka sa mga specified parts kung saan banda yan. Kaya tuloy-tuloy lang guys ang iyong panunod para maipakita ko sa inyo kung anong nangyari dito sa loob ng aming WBT number 5. Alright guys, malalim ang nabangga kaya sa nakikita nyo talaga malalim din. Tuloy-tuloy lang at malapit na kaming matapos dito. Okay guys, malapit na kaming matapos. Okay guys, pinipicturan na lang namin ng malayuan at yung walang ilaw para makita yung lupi sa picture. Yan. Malapit na. Kaya antay lang kayo dyan guys at palabas na kami. Okay guys, malapit na kami pala dito. Picturean lang na maigi ni Kapitan yung mga UP para kumpleto detalye. Detalyado yung kanyang pagre-report sa opisina. Kaya malapit na kami at antabayan nyo lang para makita nyo yung pag-akyat at pagsara ng mga manhole. Kaya ituloy-tuloy nyo lang yung panood nyo habang kami akyat hanggang sa magsara itong mga manhole. Yan, akyat na kami at ipinira na yung ilaw. Ako ang kahuli-hulian dito na lalabas. Pinauna ko itong mga kasama ko, sila Kapitan, Chiefmate, at yung marinero ko. Ako yung panghuli. At ito na, akyat na tayo. At nandito na tayo sa ibabaw. Isasara na itong takip ng WBT number 5 na nasa ilalim ng void space. At kailangan may sara ng gusto para hindi sumirit ang tubig. Okay guys, ito na yung huling manhole na lalabasan namin. Manhole ng void space ito. Kaya ako na yung panghuling lumabas. Tira na ako sa labas. Sa ibabaw. Yan, takip na namin. Okay guys, that's all for now. I hope you learned something from this video. And please don't forget to subscribe Q Fox channel for more videos. Thank you.